Napabilang na ang COVID-19 sa listahan ng occupational and work-related diseases base sa resolusyon na inaprubahan at inilabas ng Employees Compensation Commission. Ang ganda nitong board resolution ito ng ECC. Yung COVID-19 na ngayon is a compensable illness. Napakalaking bagay. So, saka medyo malaki-laki ang compensation kapag COVID-19 ang dumapo sa ating manggagawa dahil sa kanilang trabaho ay mabibigyan sila ng compensation. Yan po ang Board Resolution number 2104. Yan po. So malaking balita ito sa ating mga manggagawa, lalo-lalo na sa mga private sector. Ayon kay Bello, sa Board Resolution number 21-04-14 na may petsang Abril 6 ngayong taon, nakasaad na ang mga kondisyon para sa ibibigay na kompensasyon sa mga kawani na magkakasakit ng COVID-19 sa ilalim ng amended rules on employees compensation. Bago pa ang pagpapalabas ng resolusyon, hiniling ng ECC sa Occupational Safety and Health Center na pag-aralan ang posibilidad na maisama nga ang 2019 coronavirus sa listahan ng mga sakit na maaaring nakukuha sa trabaho o pagtupad sa tungkulin. Nabatid na 30,000 pesos ang maaaring matanggap ng trabahador o empleyado na dadapuan ng COVID-19 anuman ang maging kondisyon nila. Magiging compensable illness yan. Kung illness lang yan, magiging mataas ang the usual compensation kasi yung mga work-related illness, usually ang compensation yan is 10,000. Pero kung COVID, 30,000 under this ECC resolution. Basta kung COVID, 30,000. Ngayon, kung halimbawa, kakailanganin ng operasyon or additional hospitalization, nandyan naman ang ating PhilHealth. Itinuro ni Bello ang ECC na siya maglalabas ng pera sa mga kwalipikadong mabibigyan ng COVID-19 compensation. Pera lang yan? Pera ng ECC. May pera ang ECC. May pera ang ECC, Aita. Malaki ang pera nila. Ang era nila? Apo. Basta mas mayaman sila kaysa SSS. Nung nakarang taon, sa pamagitan din ng Board Resolution, inatasan na ng ECC ang Social Security System at Government Service Insurance System na padaliin ang pagproseso ng compensation claims sa mga sakit kasama na ang COVID-19 na nakuha sa pagtatrabaho o sa tuwing may pandemya o epidemya at outbreak ng sakit. Janice Cosio, Radyo INQUIRER Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.